see our objective of faith. Ang gospel po, ang ibig sabihin ng gospel, ang pinangaral po ng gospel noon, si Kristo ay namatay, nalibing, at nabuhay mo muli. Bagamat alam natin yan, kinalakihan natin, at noong ating nakis ng relihiyon, ay dituro din po yan. Kaya lang, hindi po natin alam kung paano tayo mananampalataya. Amen? Alam lang natin. Katulad ni Usensa. Sino rin itong kinakalala kay Usensa? Yung mga ibang lahi lang, ano? Userizal is our national hero. So it's a big problem in the Philippines if you are a hero. They will shoot you in the park. So alam natin si Userizal, alam din natin si Jesus Christ. Yun lang ang ating pagkakalam. Pero hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng manampalataya. Diba? Nalaman lang natin, no? Makarinig tayo ng salita ng Diyos. At sa hapon ito, ay ito po yung ating pinag-aaralan. There were people in the time of Christ who believed in Him, who followed Christ. But Christ didn't commit Himself to them. Why? Because their faith was not genuine faith. Hindi totoong pananampalataya. Marami sumusunod kay Jesus Christ. Alam niyo, thousands sa pinakain ni Jesus Christ. At marami po ang sumusunod kay Jesus Christ hanggang sa nangaral si Jesus Christ ang natira na ng 12. Kaya tinanong na sila, kayo rin ba ay aagisan niyo ako? Lalayasin rin po ako, sabi ni Pedro, hindi. Nasa iyo ang kaligtasan, sabi ni Pedro. Okay? Pero ang dami sumusunod sa kanya na may iba't ibang dahilan. Hindi na lang nangahulugan sa Amerika, napakarami, mega church, 30,000. O ilang libo yung umatid sa isang auditorium na hindi nila alam, hindi sila nakatitiya kung sila'y pupunta sa kalangitan. Marami susunod kay Jesus Christ dahil masaya. Isang pastor nga nagsabi, tanggalin niyo lang yung musika, yung awiting masaya sa isang church. Tignan nyo kung ilan ang atin. Maraming umaten sa ating panahon dahil masaya. O kaya naman ay masarap ang pagkain mo. Libre. Nagbigay ka ng offering na 10 dirham, kakainin mo 20 dirham. Parang binayaran nyo alam kung saan pa. 30 ba? 30. 30 dirham pa lang. Sa 50, 1,500. Diba na? Kaya challenge ko po sa Sharjah dahil nang alisan yung mga taga-Dubai at nalisan na lang kami ng ibang taga-taga nagpunta na ng Ashman, ang natira na lang po ay kukunti na lang kami. Ang challenge ko sa kanila, doblehin nyo ang inyong offering. So may problema po sa Sharjah na baka hindi po masususan yung bilang. Kaya nga po sabi ko kay Brother Edna, tulungan nyo kaya kami. Okay, kami ko tutulong. At may makin may takwento sa Brother Ed. So, narito na rin kayo. Sabi ko sa taga-Sharjah, narito na kayo. Dinala na kayo ng Diyos dito at dito na kayo nilagay ng Diyos para magdito. Amen po ba? Amen. Kayo nasa sa Dubai na, di ba po ba? Kayo ang pioneering dito sa Dubai. Kaya, para po magpatuloy at lumaki ang gawain dito, ang isang problema po ng church ay yung pananalapi. Bibigay nila ang lahat. Pera lang yung kanilang pera. Isang inchik nga eh, naalala ko na naman yung inchik. Alam niyo ang aking resolusyon nung 2007? Ayoko naman patawa ko. Pero tumatawa kayo, kaya napapatawa rin. Sabi ng incheck, nung siya ay maging mahal ng palataya, babautis mo na siya. Ang sabi ng mga tao, tanggalin mo yung mga gamit mo. Ang ginawa ng incheck, tinanggal na yung pitaka niya. Kung siya ay lulubog na, itinaas niya yung pitaka. Ayaw ko incheck. Sino rin yung incheck? Hindi mo kakarap yung tanggal ng incheck. Hindi na, wala kayo hiling na ng incheck. So ayon niya, nakasama sa kanyang sacrifice, ang kanyang pagsunod, ay yung kanyang panalapit.
Hindi naman tayo gano'n. Diba? Nakabili nga ngayon thousands and thousands of mobile. Kung ano ba yung latest? Yung pambilibin. Meron na kayong mobile na luma, 2 taon pa na, nakakita kayo ng second hand na 6 months pa lang. Kaya napagpapayot nyo, magdadagda kayo ng 600. Papatlo lang. Pagdating nyo sa charts, wala na kayong offering. Ano yung offer ninyo? Kira-kira. Kung sino yung pinakamaliit na notes at medyo kusot-kusot pa at tinikulit pa ng ganun at hindi pa talaga yung silwak talaga doon sa ano. Eh, 30 dirham. 30 dirham, di ba? Estimate na po yan. Kung 5 po yung atin, 30 dirham, nakakustos po tayo sa 1,500 ba? So alam nyo na, kumenta. Amen mo ba? Amen! So alam nyo na ang gagawin, di ba? Amen! Tapos malulugod kayo, bakit kaya ang nawala na yung gawain sa Dubai? Nagpunta na lang sila sa maliit na kwarto, tsiksika. Bakit kaya? Hindi nyo na yung sarili niya. Tanungin nyo yung isang sarili, baka hindi kayo, ang tawag sa English niya, nag-sacrifice. Okay, dumating natin sa isang dito. Medyo nakatingin na yung aming asawa ng mga. Okay, ang kanilang pananampalataya, because their faith was not genuine. There are people today who believe in God, who believe in Christ, but no salvation. Paul said, believing in your heart that God raised Jesus from the dead, which sets him apart as the only Savior and only Messiah. Salvation then is really produced by believing in the person and work of Christ, culminated in his resurrection. And this is an objective element in saving faith. Yun po yung objective. Tayo po yung nanampalataya na si Kristo ay namatay, na libing, na buhay, na mamuli. And there is another one, another objective faith, which is in verse 10. With the mouth, he confesses, and this is a public testimony, he confessed Jesus as Lord. It is an outward verbal confession that Jesus is sovereign, that Jesus is the ruler, that Jesus as Lord is in charge. He is the King. Basta sabi natin lagi, no? Praise the Lord! Sino ang iyong Panginoon? Ang Panginoon, Jesucristo, ang aking Panginoon. At sinasabi natin yan ang buong pag-iisip, buong salita, buong puso, at buong lakas. Diba? Pero ang tanong, ginagawa ba natin siyang Panginoon ng ating ginagawa? Panginoon siya na ating bibig, di ba? Maging sa panahon na tayo po'y nangangailangan, ang sasabihin natin sa Diyos Ama sa pangalan o alang-alang sa aking Panginoon, Jesucristo. Bugunin mo Diyos ang aking panalangin. So when I say I believe God raised Jesus from the dead, I also therefore believe that He accomplished my salvation on the cross. And I dependent on Christ. And I am unable myself to do that. I cannot save myself. I dependent on Christ alone. Alam niyo po ba kung bakit napakaraming kautusan na hindi kayang gawin o gampanan ng tao sa lumang tipan? At pagdating ng bagong tipan, akala ng mga tao ay pinagaan ng Jesus Christ. Hindi po, pinambigat pa ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, love your enemies. Maganda yan. Lalo po pinahirapan ni Jesus Christ ang kautusan, ang dahilan, para hindi natin magawa. Dahil ang sabi ng Romans, walang sino mang maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, paano tayo maliligtas? Ang sabi ng Biblia, sa biyaya at sa habag ng Diyos.
Ang problema ng tao, alam niya,